Ang isa pong source of livelihood sa bukid in the past na napabayaan at hindi naasikaso ay itong backyard chicken raising. Nung araw, bata pa ako, kapag pumupunta kami sa bukid, ay napakadaling magkatay ng manok, tatakbo-takbo lang sa palibot ng bahay. Madaling kumuha ng itlog sa ilalim na ng bahay, may pugad, dudukot ka lang, maitlog na. Lahat po ito nawala. Sapagkat merong mga challenges yung ating mga magsasaka na naharap na hindi nila kayang tugunan. Una-una, yung seasonal diseases. Yung tinatawag nilang atay o duyong. Ito yung NCD na tinatawag natin na nahuhulog nilang bigla yung mga manok sa kanilang pinapatungan kapag gabi. And so because of this, napabayaan natin yung ating backyard chicken industry. The Mindanao Development Authority now would like to bring back this industry sa bukid. Sapagkat nakikita ko na malaking source of income ito ng ating mga tao. Pero ang unang tanong, anong klaseng manok ang ibibreed natin? Well, that is where science will come in. So number one, if you want to breed chicken, you have to ask yourself, what is it that you would like to produce? Ako alam ko. I wanted to produce a backyard chicken na malaki ang katawan para sulit, pero malakas mang itlog. Okay? Yung malaking katawan, makikita mo yan sa tinatawag nating indigenous na mga oriental chicken na makikita dito sa Mindanao. Tulad dito. Ito yung tinatawag na basilan, hulo, or parawakan. Laki. So, tingnan natin kung gaano kalaki ito. Makikita nyo, lagpas ng 4 kilo. Okay? Problema sa manok na ito, while resilient sila sa sakit, madaling maka-adjust, mahinang mangitlog. So, matatagal lang ka bago makaparami. So, what do we do? Well, since malaki siya, magandang katawan, at sulit tayo sa timbang, no? Ang gagawin natin, yung process na ang tawag nila ay crossbreeding. So, naghanap ako, through the years, naghanap ako ng pang-pares doon na malakas mag-itlog. And I found it sa at least 4 na breeds. Ito pong mga breeds na ito ay Western breeds, no? Nandun yung Rhode Island Reds, nandun yung New Hampshire, nandun yung Plymouth Bardrock, nandun yung Black Australorp, no? Or Black Australian Orpington. What did I find out? Well, yung Rhode Island Reds maganda. Magandang mangitlog. Pero hindi ko kusinada yung texture ng karne. Buwaghag, coarse, and I don't like it. So, I actually focused on at least 2 breeds. At ang isa rito, yung tinatawag nilang Black Australian Orpington. No? Okay. Relax ka lang. Okay. Ito yung lalaki ng Black Australian Orpington, developed by Australian farmers and recorded sa Guinness Book of World Records na pinaka maraming itlog ng isang inahin na babae. You check your Guinness Book of World Records, you will find out na yung pinakamaraming itlog na inahin ay isang Black Australian Orpington hen na nangitlog ng 364 eggs in 365 days. Incredible, no? So ngayon, ayan si Australian Orpington. Hindi siya kasing laki o kasing bigat ni hulo, ni parawakan, o ni basilan. Pero ito yung magbibigay ng maraming itlog. So ito yung ating kinocross ngayon. And the product of this cross is a black fowl, which I now call the Manok Pinoy. So yun pong ating unang lesson sa ating series ng backyard chicken raising program
na pinopromote po ngayon ng Mindanao Development Authority. Breeding the right way. Purpose natin, to produce a dual purpose chicken. Manok na may karne, marami, at maraming itlog. Yan po ang ating first lesson.